Wag, Roman. Baba mo yan. Roman. Welcome home, brother. Oras na makahanap ko yung nanay ko, aalis na rin ako dito. Hindi rin niya paaalisin ang anak niya sa labas. Wag na po kayo mag-aksay ng panahon sa kanya. Paano yung Jason na yun? He's just a little boy looking for his mommy. Kilala mo si Roman. Alam mo kung anong pwede niyang gawin. Yung ba talaga yung rason kung bakit mo ako gusto umalis dito? O natatakot pa lang magsama tayo ulit? Kung hindi ka lang talaga ma-endanger, matagal ko nang sinabi kay Tito Roman na nagka-afe ang kasama. Huwag na huwag mong gagawin yun, Hannah. Jace, now that you're here, we can start over. Puntahan natin yung grave ni Nicole. Binili ko para sa'yo. Mas marami kayong malilibot kung magkahiwalay kayo. Tignan mo nga naman, wala raw hawol sa pera namin. I'm praying na sana mahanap na yung nanay mo nang mawala ka na sa paningin ko. Gusto nyo dito na muna kayo? Sigurado kayo, ma'am? Oo, dyan lang naman yung clinic eh. Sige, upo na muna kayo. Sige po. Ayos yan, boss, ha? Kapag ginamit mo ito kay Jason, sabog ang ulo niya. Upos. Boss. What? Magkapatid si Jason tsaka si Roman? Paano nangyari yun? Hindi ko nga maintindihan at saka hindi ko din alam lahat ng detalye, pero magkapatid daw sila. Grabe. Ilang araw lang ako nawala, ang dami na nangyari. Movie lang ang peg, te. Oh, but this is a good thing, right? At least matutulungan ka ni Jason pagkakas. Hindi, Jill. Galit siya sa akin. Akala niya kasi iniwan ko siya dahil mas pinili ko si Roman. But tell him the truth. Na pinagli sa devil yung asawa mo. At saka napilitan ka lang sumama sa kanya dahil kay Noah. Hindi pwede, Jill. Ano? Ayaw mo na naman siya madamay? Eh kahit ano namang gawin mo, dear, talagang damay na siya. Eh hindi niyo naman pwedeng ibaon sa limot lahat na nangyari sa inyo? Buo na desisyon ko, Jill. Ayoko nang may madamay pa dito sa gulo na to dahil sa akin. Kailangan ako na mismo yung gagawa ng paraan para pagbayaran ni Roman lahat ng ginawa niya sa akin. Pero paano? Gagawa ako ng paraan para makulong siya. Eh kung ako nga mismong asawa niya, binababoy niya, sigurado akong andami niya pang ginagawang kahayupan. Aalamin ko kung ano yun at gagamitin ko yung laban sa kanya. Kuya Edgar. Maraming salamat, ah. O, sige. I-update na lang kita pag may balita na sa ibig sigaw. Sige, mauna na ako, ha? Ate, pwede kong mahiram si Noah? Ay, sige po, sir. Maraming salamat. Ay! Hello, baby! Hoy, ang ginagawa mo, ha? Bakit mahawak ang anak ko? Binabayaran kita para alagaan ang anak ko.
Hindi para ipagkatiwala siya sa ibang tao. Naintindihan mo ba? Roman, hindi mo siyang pagalitan. Inaram ko lang si Baby Nawa. At sino nagsabi sa'yo na pwede mong gawin yun, ha? Kahit kailan, huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko. Nakakainis ka na, ha? Lumalaban ka, ha? Sa naulo ko pala, ano, ha? Sige, lumabang ka. Ano? Lumabang ka! Ano? Tara, dito na! Suntukan tayo! Ma'am! Ma'am! Si Sarah pa tsaka si Jason nag-aabot sa labang! Ano? Ano? Lalaban ka? Lalaban ka, sabi? Ano? Ha? Lumabang ka! Jason! Ano? Roman! Roman, tama na. Tama na. Gusto ko lang naman tumulong. Nakita ko si Noah umiiyak. Jason, pwede ba sa susunod? Huwag ka nang makialam. Huwag mo nang intindihin si Noah kahit umiiyak pa siya. Kasi hindi mo naman obligasyon na alagaan siya eh. Intindihan ko. Hindi na mauulit. Pagalitan pa tayo ni Papa. Kaya pwede ba, Roman, sa susunod, magtimpi ka naman? Sir Jason, ito na po. Salamat. Jason na lang. Huwag na, sir. Hindi ako sanay. Masasanay din kayo kay Sir Roman, lalo dito na kayo nakatira sa mansyon. Pasensya na lang kayo kasi talagang mainitin lang ang ulo ni Sir Roman eh. Si Mom Clara nga, sinasaktan niya eh. Sinasaktan niya si Clara hanggang ngayon? Eh, hindi. Ayos lang sila. Masaya nga po sila ngayon nung dumating na si Noah. Masaya sila. Ay, sige po. Mauna na ako ha. Excuse po. Ma'am? Sandali lang. Sorry. Ano, Ana? Nabigay mo naman kay Jason? Ayaw po, ma'am. Nabigay ko na po. Alam mo po, ha? Hindi ako makapaniwala na itong si Mayor, anak niya pala si Jason. Tapos, akalain mo, nagtrabaho pa sa factory ninyo. Eh, agiri pala siya. Tandaan na nga naman talaga, ma'am, no? Pero hindi rin ako paniwala na nakakaawa siya. Kasi, mayaman pala siya. Tapos, wala naman siyang nanay. Sige, lawakan yung paghahanap. Walang kaso ang pera. Kahit magkano, magbabayad ako. Alright. Jason, bakit? Wala po. Iniisip ko lang kung anong pwedeng dahilan kung bakit nawala si nanay. Kung may mangyari man sa kanya, di dapat nabalitaan na natin mula sa pulis. Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Wala ka bang naiisip na nakaaway niya? Kailangan na kailangan ko rin. Aalis na kami ng anak ko. Nice yun yan. Isa lang dun sa nangutang sa akin, eh, sinisingil ko na. Naalala po ako. May kausap siya sa telepono nung isang gabi. May utang sa kanya yung tao na yun. Pero yun lang, parang siyang kaaway. Kilala mo ba ang kamyo? We'll discuss that with the police. Baka matulungan nila tayo. Salamat po, Papa.
Roman, we need to find a way para madispatch ang Jason na yan. Ma, just relax. Just wait a few more days. Kusa na siyang aalis dito. Walang tumatagal sa bahay na to. Just look at Clara and Leda. They both wanted to leave. Kung bakit kasi hindi ko pa sabihin sa bayan ng nanay niya. Ano po yan? Wala. No, I heard you. Sabi niyo, dapat pinagsabay niyo sila. What did you mean by that? Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sige na, maiwan na kita. Ma, tell me. Kayo ba yung dahilan kung bakit nawawala ang nanay ni Jason? Ha? Oo. What? Matagal ko nang alam ang tungkol sa babae ng papa mo. Pati na yung tungkol sa bastardo niya. Walang kaalam-alam si Moises. At nagtanggap akong wala akong alam para hindi ako pagdudahan sa pagkawala ng nanay ni Jason. Nakita ko mismo sa harap ko nung mamatay yung babae niya. And that was the second happiest day of my life. Una yung araw na pinanganak kita. Well, you should have told me. Eh di sana hindi natin pinoproblema ito ngayon. Yung katawan ng nanay niya, nasaan? Pinatapon ko na. Saan? Jason. Sandali. Ano? Sisermonan mo ulit ako? Kapag sabihin mo ulit ako na layuan yung anak mo? Jason, sinabi ko lang yon para hindi na lumaki yung gulo. Kung kinampihan kita, mas lalo lang magagalit si Roman. Kaya sa susunod, huwag ka nang pumatol. At ano? Gayahin ka? Nananahimik na lang kahit paulit-ulit na sinasaktan? Pasensya ka na kung hindi ko kaya yun. Pasensya ka na rin na sinira ko yung maganda mong buhay. Kitang-kita ko naman masaya kayo. Kasama yung pamilya mo. Na bakit? Wala naman akong ginagawang importante. Pupunta. Wala kang pakialam. It's none of your business. Nakikiusap ako. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Paano ho kami hinahon, Mayor? Inagaho nilang lupa namin. Hindi isang butil ng bigas, wala silang tinira. Yung anak ko ho, nagkasakit na.
kasi wala akong mapakain. Eh, hindi nga nakapangalan sa inyo yung lupa na yon. How do you expect us to fix that? Hindi ba pinaliwanan sa inyo ng abogado nyo na wala kayong karapatan sa lupa na yon ayon sa batas? Roman! Ano pang ginagawa namin dito kung hindi nyo rin kami matutulungan? Para na mga kasama! Sadali! Paano makakatulong sa sarili natin? Huwag tayong mayroon sa mga to! Sandali lang, Berto. Berto, maupo ka muna. Sandali lang. Eh, Mayor, matagal na naming idinulog sa inyo to. Eh, puro po kayo pangako eh. Nakita nyo naman kami, oh. Puro kami dilat sa gutom. Mang Temyo? Oh, Jason, ang ginagawa mo rito? May dinala lang po ako sa mansyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamir na, nandito ka pala. Ano po? Ano pong sadya nyo dito? Eh, diba, huwag ka nang makialam dito. Wala ka nang makinalaman dito. Eh, sige na. Pinapalayas na kasi kami sa lupang sinasaka namin. Kaya nandito kami, lumalapit kami kay Mayor. Ganun ba? May naisip ka ba ang solusyon? Papa! Wala po akong alam sa mga ganito, pero napunod ko po sa balita nung minsan na may gantong kaso rin sa Quezon. At yung mga ginawa ng tiga doon, humingi po sila ng tulong sa mga reporter para ilabas sa publiko yung mga hinaing nila. Dahil doon, napuwersahan yung korporasyon na umagaw sa lupa nila na makipagdialogo sa kanila. So, baka makatulong yun. Paraan. Pwede natin subukan yun, di ba? Ano mga kasama? Diba, maganda? That was very good, Jason. I'm really impressed. Nakatulong rin po na kilala ko yung mga iba doon. Kaya nadaan po sila sa Boca. Roman, bakit hindi niyo pagtulungan magkapatid dito? Magagamit mo si Jason sa pakikipag-usap sa mga magsasaka. I can handle it on my own, Papa. Just let it be. I'll take care of it. Wala namang masama kung magtutulungan kayo. Mas mapapadali ang trabaho. Excuse me, oh. Jason, tumawag si Ma'am Hana. Hindi mo raw sinasagot yung cellphone. Eh, magkita na lang daw kayo. Tintay kanya sa plaza. Salamat natin, Wena. Excuse me. Sasama rin ba siya sa paghahanap kay Helen? Opo. Mora na po. Ingat ka. Hey, if there's anything I can do to help sa paghahanap sa nanay mo, just, you know, just tell me. Sam. Mora na po. Diba sabi niyo gusto niyo makita na magkasundo kami? Diba? Good. Nay! Nay, nakita niyo po ba to? Hindi. Sigurado po kayo? Sigurado. Sige po, salamat. Po? Nakita niyo po ba yung babaeng to? Ano ako? Sorry po, hindi po namin nakita. Sigurado po kayo. Sige po, thank you. Sige po. Ate, kuya, nakita niyo yung babaeng to? Ay, masensya na po eh. Masensya na. Salamat na lang. Papawis na ka na ata. Gusto mo magpahinga ka na lang? Ako na muna tutuloy nito.
Hindi, okay lang ako. Pawis lang naman ito, matutuyo rin ito. Halika na. Ate, nakita niyo po ba yung babaeng to? Hindi eh, hindi ko siya nakita. Sigurado po kayo? Oo, hindi ko talaga siya nakita. Sige, salamat po. Saan na pupunta yun? Nandiyan lang yun. Tita, sure ba kayo na dito tinapon yung bangkay ni Ellen? Kanina pa ako nandito, wala siya. Umikot ka ulit sa lugar na yan. Hanapin mo mabuti. Yes, tita. Clara? Clara? Anong ginagawa mo dyan? Halika nga rito. Kanina ka pa dyan? Ngayon lang po. Bakit po, ma? Eh, kasi may ilang dokumento akong nawawala sa office eh. Pinapahanap ko sa assistant ko. Ma, ito pala yung pinapanilis sa akin. Salamat, Wena. Sige na, ano na. Mga ate, nakita niyo ba yung babae sa litrato? Ito po. Kailan niyo ba ito? Kailan yun. Hindi po namin kailan. Hindi po namin nakita niyo. Sige po. Sige po. Salamat po. Asensya na. Jason Louie, ba't kaya tayo na ibang lugar? Alam mo kung hindi ko siya iniwan? Na hindi sana siya mawawala. Jason, ano mo sisihin yung sarili mo? Hindi ko sisihin yung sarili ko? Eh, dahil sa akin na nawala ang nanay ko. Kasalanan ko itong lahat. Miss ko siya. Jason, kung nasaan man si Nanay Helen ngayon, I'm sure miss na miss ka rin nun. Okay, don't worry. Everything will be fine. Andito ako. Hindi kita iiwan. Sorry, Hannah. Jason, ano bang kailangan kong gawin? Ano bang kailangan kong gawin para mahalin mo ko ulit? Ang importante sa akin ngayon, makita si nanay. Pero ano ba yung nararamdaman mo? Sabi mo galit ka kay Clara. Eh ako, how do you feel about me? Ay, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Yun lang? Hana, ayoko magmadali. Nangyari na sa atin yung dati. Nagsisigurado lang ako sa mga nararamdaman ko. Hala, hindi ko magagawa yun hanggat hindi ko nakikita si nanay. Itigayin mo ako. What's the problem? Nawawala si Helen doon sa lugar na pinatapunan namin sa kanya. What? Paano nangyari yun? You told me she was dead. Oo nga. Pero bakit wala din ang bangkay niya? Eh, kung nakita man siya, edi sana may reporta sa mga pulis. Pero wala. Roman, paano kung buhay siya? Anak, kinakabahan ako. Ma, calm down, okay? Don't worry. Ipapahanap ko siya. Dead or alive, we will find her. Okay? Roman,
Please, siguraduhin mong hindi tayo mauunahan ng papa mo. Kung hindi, katapusan ko na to. Sinisisi mo ba ako sa pagkawala ng nanay mo? Oo, sinisisi kita. Nakakayos ka kasi ang bobo ko eh. Dahil mahal pa rin kita. Wala naman pupuntahan yung usapan na to. Sandali. Pinadagdagan ko ang mga tao maghahanap sa nanay mo. Matutuntun din natin siya bago kayo ikasal ni Hannah. Natutay naman ako! Papatay mo rin kayo! Umalis ka dito. Umalma lang kayo, Roman. Tara! Mali yung ginagawa mo, Pangbert.